So mga kababayan, ang video na ito ay ipapakita ka sa inyo. Ito ay diniscuss ni Professor Tonton Contreras at ang issue na ito ay patungkol sa pagiging magkaibigan. So itong issue na ito ay parang napapahiwatag dito sa dalawang grupo, Bumbong Marcos at saka Lenny Robredo supporters. At saka na-involve din dito yung nangyari sa Baguio City kung saan ay nagkaroon iringan doon yung isang igorot. At saka yung supporters ni Lenny Robredo kasi ay out na natin si Aika kasi inamin na rin ang igorot na hindi si Aika yung sinabihan niya na dayo ka lang dito kundi supporters ni Lenny Robredo. Taliwas yun sa pahayag ng TV5 na si Aika Robredo ang sinabihan na dayo ka lang dito. Diba? So nandito yung pahayag ni Professor Tonton Contreras, no? Panoorin niyo ito. At sana nakakatulong ito sa mga bangayan ngayon sa social media, sa bangayan ng kampo ni Lenny Robredo at saka Bumbong Marcos na palaging nagsisiraan. No? At bagamat sinabi ni Professor Tonton Contreras na mas worse daw yung mga supporters ni Lenny Robredo than Bumbong Marcos. So kayo nang humusga dito mga kababayan, tara panoorin nyo ito. So maiksing video lang itong aking sinipi. Kaugnayan patungkol dito sa binabanggit natin nauna. So panoorin nyo. Nakakasama mo sa maraming bagay, you know, kababata mo, tapos pagdating sa... So ang video na pala to, ito, credit to Professor Tonton Contreras, baka magalit siya, hindi man lang tayo nag-credit. Politika, hindi lang kayo magkasundo dahil iboboto lang si Bongbong Marcos, ikaw makaleni. Kaya ako naman sinasabi yun kasi maraming tao talaga, alam mo sa totoo lang, I'm not being biased, but I think I've seen more Lenny supporters who are behaving that way rather than Bongbong Marcos supporters. I've many friends, I have many people around me, and mas emotional yung dating sa mga Lenny ang supporter yung dapat katulad ka namin, dapat maniwala ka sa amin. Lenny ka, Bongbong siya. Pero ito yung mga taong walang pakialam. Kasabihin lang, makikinig lang sa'yo. May mga taong ganon. Pero alalahanin mo, may mga tao na posibleng hindi gusto si Lenny at war freak, mga away. Dahil may pinanggagalingan. Either na talaga sadya lang silang palaway or sila ay may karanasan. Nanggagaling sila sa konteksto na sila ay may galit, may puot, may hinanakit, may kimkim na hinanakit at galit at sama ng loob. Dahil siguro sa naranasan nila mula sa ibang tao na sila ay dinusta at, di ba? Or nababasa nila sa social media ang mga sinasabi ng mga makalene kay Bongbong at pati na sa mga supporters niya. So yun dapat ang iniisip mo, may ganun ka dapat, handa ka dapat sa gera. Now, paano mo yan iiwasan? Dapat iwasan mo in such a way that you have to understand that when you go to places like this, you are intruding into spaces. Espasyo nila yan. Now, sabi mo, palengke naman yun. Oo nga, palengke yun. Pero yung, kapag ikaw nagkumpul-kumpul sa isang lugar, yung nga sinabi ko sa post ko, sa isang palengke, kapag ay pumapasok sa isang, kahit hindi palengke, kapag ay pumapasok sa isang lugar, alalahanin mo, nakakaabala ka. Yun ang lagi mong iisipin. Okay? Kami nga, di ba sinabi ko, kami mga nag-research, hindi kami basta-basta pumupunta sa isang community para mag-interview. Kailangan muna namin ng preparasyon. At tinataon namin sa panahon na hindi sila busy. Mas mainam pa nga na makipagpalagay ang loob muna kami. In fact, yung iba tumitira pa, nanunuluyan pa doon sa mga lugar na kung saan sila, yung ethnography, kung tinatawag yung mga anthropologist, yun ang ginagawa, nabububuhay sila sa isang lugar. Para hindi na yung parang kasama ka na nila. Yung habang kinakausap mo sila, hindi na formal interview, kundi informal discussions na parang normal na habang sila may ginagawa, kasama kanila, nakikitulong ka sa kanila, nakikipagkwentuhan ka. Pero itong ganitong kampanya, bukod sa ikay hindi kilala, basta ka nalang papasok, napakadami ninyo, at naandun pa yung sitwasyon na ang konteksto ay contentious kasi may dalawang labang, naglalabanan si Lenny at si Bongbong. At naandun ka para mangampanya para kay Lenny, tapos may dala-dala ka pang material o may mga sasabihin ka pa na tisiraan mo pa si Bongbong. Eh napaka ano niyan eh, napaka sensitibong usapin 'yan.
Hindi yan basta-basta. Hindi, mahirap yan. So dapat pag ikaw ay handa ka sa ganun. Handa ka sa mga ganung klase ng tao. Okay? Ang dapat kasing sinasabi dyan, ang point dito, the very nature of the activity, meron ka agad possibility na mag-lead to the conflict. Hindi ko naman din niya justify yung ginawa nung nagtitinda sa palengke. Hindi ko sinu-justify yun. Ang sinasabi ko lang, intindihin natin yung konteksto kung saan siya nang gagaling. Mali nga naman, kung ako kasi yon, hindi ko nalang papansinin. Pero, kung meron na talagang pinanggagaling yung puot, ay talagang sasabog yan. Tama. Okay? Dapat ina-anticipate yan. So, yun yung point ko, kulang sa preparasyon or kaya mali yung modality na ginagamit sa pangangampanya. Okay? Kasi sa ganyan mga sitwasyon, napaka-artificial kasi nung hindi ka naman taga-palengke. Sa tutulang sa tanambuhay nitong mga kabataan, ito baka hindi pa nga ito na mamalengke. Di ba? Hindi pa nakatungtong siguro to sa wet market. Di ba? Alam naman na yun ay artificial, hindi authentic yung ginagawa nila. Pangalawa, ang daladala nilang mensahe ay adversarial doon sa pananaw ng mga target nila. So talagang this is prone to these kinds of activities. Okay? This is prone to these kinds of reactions. So, ang masasabi ko lang dito, breakdown ito ng pakikipagkapwa sa parte nung nagtitinda, breakdown ng kanyang restraint na mga bisita to, huwag ko nalang awayin, babayaan ko na lang sila. Anyway, aalis naman yung mga yan. Okay? Doon naman sa mga dayuhan, breakdown din sa obligasyon na maging sensitibo sa mga nakatira doon. Eh, sabi ko nga, ang mga lalaki pag umiihi sa mga tabi-tabi, ang sinasabi, di ba, tabi-tabi po. Tayo pag naglalakad tayo sa isang lugar na hindi naman tayo taga doon, nakadaan tayo na nagkukumpulan, no? Mayroon na nakamabintana, anong sinasabi natin, makikiraan po. So meron tayong ganung klase ng ugali na humingi tayo ng permission bago tayo manghimasok. Ito, ang daladala mo pa ay mensahe. Ang sinasabi ng mga kaibigan ko, maling-mali daw yung ginawa na inaway. Hindi na ako makikipagtalo doon. Ang point kasi dito, kung may sensitivity din kasi yung mga gumagawa ng house to house at kahit yung flash mob, alam niyo na nakakaabala kayo. So dapat alam niyo rin kung ano yung tamang approach. Katulad yan, nakita natin yung nag-flash mob yung isang cultural group na pabor kay Lenny. Pag nagpa-flash mob ka, alam mo yung flash mob is a very Western construct yan. Kasi, you know, it started in the West, performances that are spontaneous. Sa Pilipino, maaring may mga taong maaliw dyan eh, pero ang tingin nila dyan is a spectacle. Katawa, nakakatuwa, nakakatawa. Diba? Kasi sanay tayo na may preparasyon kapag manunood. Okay? Alam natin kung kailan nanunood tayo ng isang bagay. Pero yung bigla na lang susulpot na may magsalita sa gitna ng palengke, may kakanta. Ang unang reaksyon, sino itong mga baliw na to? Di ba? Sino itong mga abala na to? Di ba? Nakakaabala pa sa traffic, nakakaabala pa sa mali ng paglalakad. Di ba? At ang unang isip, kakaiba na hindi sila sanay. So maaring humanda ka sa mga reaksyon, maaring hindi ka pansinin, pagtawanan ka, ganyan po. Alam natin na ganun ang kultura. So ito nga yung sinasabi kasing kakulangan sa pagkilala sa kultura, sa sikolohiya. And this is something that I must say na sa sa atin kasi, lalo na sa amin sa political science, political psychology and cultural politics are things that are not even included in the curriculum as required courses. Some universities offer them for electives, but, you know, wala. Samantalang lumala, siguro naman pakatapos itong election na ito, marirealize na ng Philippine Political Science Association at ng technical panel sa political science, hello, na kailangan ito sa curriculum. Kasi ito yung isa sa mga bagay na dapat intindihin at ituro sa mga estudyante, sa mga nagpapakadaluha sa agampang politika. Kasi
Kailangan natin intindihin itong mga ganito. Nalulungkot ako, sa totoo lang, na sa eleksyon, talagang napupunit ang pagkakaisa. Yun ang nga lang ang isa sa maganda sa Pilipino, yung pagkikipagkapwa at kapwa-tao, ay nasisira. Nang nakita natin, kunyari, mga halimbawa, kasi parehong kampo may pagkukulang. Nagkukulang yung, para sa akin, merong pagkukulang sa pakikipagkapwa-tao, yung residente ng Baguio. Na, hindi niya napigilan ng sarili niya. When in fact, dapat nagpapasensya ka na lang siya. Bisita yan, hayaan na lang yan, di ba? Ano ba naman mawawala sa akin? Okay? Okay. Doon naman sa mga dayuhan, nawalan din ng pakikipagkapwa-tao in a sense, nawalan ng sensitivity. Ayoko maghusga kung ano ba yung mga sinabi at ano mga sinabi. Nagsalita na yung residente ng Baguio at sinasabi niya, sinabihan daw siya na wala akong pakialam o whatever. Sinasabi na may dalawang version, nakikita. Iba, kahit yung sa video na papanood mo, di mo sigurado kung splice o edited. Hindi na ako makapapasok doon sa usapan na yun. Kasi importante sa akin, nagkaroon ng failure, nagkaroon ng breakdown sa pakikipagkapwa-tao. So yan mga kababayan, yung binanggit ni Professor Tontong Contreras sa kanyang magandang mensahe ng pagkakaisa. Yun ang panawagan ni Professor Tontong Contreras. At nakita niyo sa kanyang pahayag, wala naman siyang kinampihan. At doon na napansin niya na medyo palaaway itong kampo nila ni Lenny Robredo o itong mga supporters ni Lenny Robredo. Yun lang yung na-mention niya doon. So yan, maraming salamat mga kababayan at good afternoon. At ingat kayo palagi at huwag kalimutan pa-subscribe sa channel na ito kung maabot mo yung bahagi ng message na ito. So maraming salamat ulit. Bye-bye.